So, good day po sa inyo lahat, mga kastig. Ayan, masishare po ko sa inyo, mga kastig, about sa safety po ng ating paggamit o paggawa ng ating pong PVC pipe gun rifle. So, bago po natin simulan yung kastig, siyempre, gusto po muna sagutin po yung mga comment po sa aking Facebook page, sa aking YouTube channel, kundi po sa aking Facebook account. So, mga kastig, ako po ay, ito po ay about sa parapol. Ako po yung humingi ng dispensa o pamamahin sa inyo lahat, doon po sa mga umaasa, doon po sa parapol. Pero huwag po kayo mag-alala, yan po ay aking tutuparin. Yan po ay aking naipangako sa inyo, so tutuparin ko po yan, mga kastig. May tatlo unit na po nagagawa ng mga ilang bagay na materials lang po tayo nakakailangan nila. So, ang nagkataon lang po na nangailangan po ako ng pera ngayon dahil kailangan po namin ng panggastos sa ospital ng linggo ito. So, kung napapansin nyo mga kastig, may binenta po tayong CO2 na nagkakalaga ng 14,000. At ang nakabili po nito ay isa po nating kastig na si Don David na taga Jeddah po siya. So, siya po yung bumili ng aking CO2 na bolt action na halagang 14,000. So, maraming salamat sa Don David sa iyong pagtulong sa akin sa pagbili po ng aking unit na CO2. So, ingat ka po dyan, Don David and Jeddah. Keep safe tayo, kastig. Sa alam naman natin na magpanggang ngayon ay hindi pa po nararesolba yung ating pong lumalaganap na COVID-19 sa buong bansa. So, mga kastig, ayun po, wait lang po kayo. Gagawin po natin lahat yan yung aking pong ipakako sa inyo. So ito po mga kastig, tulad po nito mga kastig, gusto ko lang po i-ano sa inyo, i-share yung aking pong nalalaman o yung paggawa po ng PVC pipe. So nakita ito, ito po yung ginawa ko di magazine, 10 shooters siya, 10 rounds. Pero mga kastig, ito po, kapo, tinesting ko, 10 rounds lang po ang lumabas, ang nagamit ko. Pero pwede po siyang balaan hanggang 15 rounds. Hindi ko pala siya sinagat. Ito, pinalta ko po siya ng magazine. Ng collection po. Pinalta ko po siya ng spring para malagyan po siya ng 15 rounds na pulita sa loob. So, pag ito gagamitin natin, kumakagawa ka, 15, 18, pwede po yan. Kasi napakahaba po naman na yan. Ito, agad dito. Yan po, mga kastig. So, mga kastig, lipat tayo sa topic. So, mga kastig, ito. Ito po, kung sakali kayo ay bibili po ng PVC pipe gun rifle, una-una tanongin nyo po yung bibilhan nyo ng PVC pipe gun rifle. Kung ito po, ay merong reducer na 10x20 at pati rin po ito. Ito po yun, yung sinasabi sa inyo 32x20. Kailan po meron sa dito? Magkabila po yan. Dito pa sa unahan yan. So, pagkalagay po naman ito, meron po super glue yan. Ayan po yung magkabila po yan. Itatanong nyo rin po, doon sa bibilan nyo, ano po ba ang gamit niyang liquid na super glue na ginagamit dito. Number 1 po yan. Ito po, itatanong niya rin po, hindi lang po basta steel epoxy, hindi lang po basta super glue. Sa bagay ako po, kahit po walang tunilo yan, hindi po kayang pabaklasin yan. Hindi pa po ako nababaklasin yan. Pero siyempre, for security, sa lahat, para sa sarili ko rin, safety ko, ligyan ko po ng tunilo ang ilalim nito. Ito pong 25mm ito. Dito rin po yan magkabila. So yan mga kastig. Ito po kastig. Pag meron po nito, napakatibay po nito. Malakas po ang pressure ng hangin yan eh. Bago po yan mabaklas, ito po muna unang niyang uungahin. Kailangan matinan nito. Hindi niya po kayang basta tinagin to. Kasi po ako, pag naglalagay nito, meron po yung super glue to, itong palibot na to. At bukod pa, pag nilagay ko na siya rito, nilalagyan ko po yan. Yan po yung ganyan. Nilalagyan ko po yung palibot na yan. Yan. Nilalagyan ko po yan. Saka ko po sinasaksak dito. Nilagay po natin to. Bukod po itong 50
cup 50 mm na cup. Ang kabila po yan. Napakatili po yan. Hindi na po basta pagkalagay ko po sa palibot sa ako isasaksak to. Meron din po yan. Pinapalibutan ko po ito mga kastig. Yan, napapansin yung palibot niya. Nilalagyan ko rin po yan. Kasi may mga siwang yan eh. So pag nilagyan niyo po yan na super loose, sinisip-sip yan. Pababa. Ututi. Tsaga lang po. Huwag nyo hinti. Huwag lang yung pagkalagay nyo. Tapos agad hindi po. Hintayin nyo ilubog yung liquid sa loob. Ganun din po ito mga kastig. Kasi po, pag yan po ay hindi po tinipid natin, pag baril po natin, ba, tumutok po tayo ganyan, may tendency po, kung hindi po maganda ang pagkakagawa, tatama po sa mukha natin. So, ano mangyayari sa atin? Mapipirwisyo po yung mukha natin, maaaring nabali yung ilong natin. O, hindi ko po alam, hindi pa ako na-experience ng ganyan. Baka lang, o kaya, tama, pumutok yung uso natin. O kaya, kung ito lang po, ay walang turnilyo, mga kastig, pagkano natin, tumama sa mukha natin, napakasakit po nun. Ay kung mapatama sa mata natin. So, sa ano natin, itahitahi pa yung uso natin. Mahasin. So, kailangan matibay po talaga. Ako po sa totoo lang po, gumagawa po ako. Talagang sureable po gawa ko. Pulido po. Di bali pong gumastos ko ng malaki. Basta importante, matibay. At yung durability na sinasabi, yung tibay, naroroon po sa PVC pipe gun rifle na ati pong gagamitin, mga kastig. Kaya pag bago po, hindi lang po siguro masama kung kayo po ay magtatanong doon sa nagbebenta, ano bang gamit pong brand na liquid na super glue? At ano bang nilalagay mo dito? Ito ba ay merong 32x20 na suporta dito sa 50 cap at dito rin po sa unahan? Hindi po nakakaya magtanong, karapatan nyo po kayo po mga bumibili. Iisipin nyo rin po siyempre yung inyong kapakanan. Yung safety nyo po. At kaya din po, doon po sa mga nagbebenta, ito naman po ay para sa atin lahat. Ano po? Kasi, kung magbebenta po tayo, siguro din po natin matibay yung ating pong pagkagawa. Iisipin po natin unang-una yung pong magiging kaligtasan o yung safety po nung bibili. Saan po ako mag-isip? So, aking pong iniisip dito, at siyempre, ganun din kayo, ang una po natin isi siyempre yung po kapakanan, yung po safety po nung bibili. Kayo naman po mga bibili, siyempre karapatan nyo po magtanong muna, usisa doon sa mga nagbebenta, ano bang ang mga ano niya, gamit nyong mga pang-ticket, yung super glue, ano bang brand ng inyong steel epoxy, bagang brand na yan, at yung pong tiyatawag na durability, yung tibay, gaano po ba kanyan? Wala po ba sisingaw dyan? Maganda po ba pagkakagawa? So, yun po, karapatan nyo po yung mga bibili. Mga kastig. So, sa akin po, mga kastig, kita nyo, ito po, totoo lang, hindi ko na po kailangan lagyan ito. At ito, hindi ko na po kailangan kututusin. Hindi ko na po kailangan lagyan po ito ng tornilyo. Dahil ako po, tested ko na to. Pag ako gumagawa nito, pag ginagamit ko, hindi po siya nabaklas. Dahil maganda nga po yung pagkakagawa ko. Matyagay po ako eh. Pag niligyan ko na ng epoxy yan sa ilalim, pinatutuyo ko po yan. After po nang matuyo yan, ina-applyan ko po siya ng super glue. After po yan, pati yung lampas po siya, kung saan nakapalibot yung ating po steel epoxy, lampas po yan sa pinaka-flooring. Dapat po lampas yan. Kasi po yung ating pong, sa totoo lang po, yung ating pong diretso alcohol, pag pumapasok po sa ating body chamber, pumupunta po yan sa ating steel epoxy, kung wala po yung super glue, napaka yan pong, ano, para pong gasolina yan eh. Pag pumasok po yan, inuuti-uti-uti niya, binabakbak yung panabi nung ating pong steel epoxy. So, yan po aking karanasan. Kaya ang ginagawa ko po, meron po akong napapasing ganyan, na-observan ganyan. Ang ginagawa ko po mga kastig, ginagawa ko agad po ng paraan. Dahil ito, maaaring ito ay panimula ng aksidente o tumasik. So, ginawa ko, mga kastig, nag-isip, invento lang naman yan. Kumbaga, ikaw na yung bahala, mag-isip, ano ba yung maganda, makakatibay sa yung paggawa ng PVC Pagan Rifle. So, ginawa ko, nilagyan ko yung palibot niya ng super glue. Kasi yung super glue po, pag kumapit siya, halos di mo na makikita yun pag patong kayo niyan. Halos na ko, parang kandila na siya nakaganon, hindi basta, basta matutungkab. Nakastig. Parang cement, parang ano siya, tawag dito, yung barnes. Nasigit pa sa barnes pag
tinatungan mo siya, lampas, hindi na po makakapasok yung tawag dito, yung alcohol, yung denatured alcohol. Doon sa loob, hanggang lumampas na lang siya, parang gabing papatong na lang siya sa ibabaw nung lampas na lang siya. Hindi siya para babakbakin pa. Eh, kasi saan po siya papasok? Sarado-sarado na yan. Kumbaga, naka-cover na yung pinaka-plastic. Eh, napakatibay po ng super glue. Yung ati pong ginagamit dyan, makasting. Yun po ang aking po sinasabi na kailangan po yung durability, yung tibay po. Eh, kung tutusin po, hindi ko na po kailangan yung makasting. Yan. Pero, siyempre, for security, huwag po tayo katiwala na matibay ang gawa. Kailangan pa rin po natin ang suporta. Dalawang tornilyo po yan, makasting. After po yan, makasting, ito po, hindi na po kailangan tulagay ng tornilyo para humaklas. Hindi po babaklas yan, makasting. Sa akin po, ha, sa gawa ko. Pero kung kayo, hindi kayo sigurado sa gawa nyo, lagyan nyo yung tornilyo. Pero pa sa akin, hindi pa kung gagawin yan. For example po, makasting, papakita ko na sa inyo. Ito lang po, makasting. Ito po yung gawa ko. So, siyempre, titipid ako. Ang ginawa ko, gusto ko ng bagong version. Sawa na ako, all the version yung ginawa ko. Ginawa ko po, ginanong ko yan. Ginanong ko nung kahoy o kaya yung pansinsin. Talaga ginanong ko, mahaba po yan. Naputo na lang sa kahampas ko. Sa kahampas ko po nito. Kasi gusto ko po makuha itong cup 50. Siyempre po, titipid tayo. Ang laki po ng expenses na nagagastos natin sa pagawa po ng PB's Pergan Rifle. So, kita nyo, hindi po nabaklas. Ito pa po yung reducer na 32x20 na sa loob pa. Hindi natanggal. Kasi baka ko pong kunin to, hindi ko natanggal. At ito pong cup, hindi ko natanggal. So, anong nangyari? Ano yung nangyari? Sa lakas ng palo ko, ito po nangyari. Napaksak siya. Talagang baklas siya. Nasira. Pero hindi po isang ampas na kailampas po ko ito bago mabaksak, mabaak o mawarak. Napakatibay po rin po ito baling ito. Napakatibay. Kita nyo, kailan nyo pa ba nalagyan ng tornilyo? Hindi na po. Pero kung gusto nyo lang matatibay, mas maganda, di lagyan nyo po nung ano. Ay, naisip ko lang po, baka mamaya, paglagay nyo ng mga tornilyo, baka yun ang pagsimula pagpasok ng mga ano, ng singaw. Katapos yung pagsimula, yung, siyempre, uga-uga siya. Siyempre, gawa nga po nung tawag dito, yung pagbutas nyo, wala naman siyang tawag dito, yung super glue, yung loob. So, na-discarte nyo lang yan din kung gusto nyo lagay ng tornilyo dito para kung natatakot kayo. Pero sa akin, makasig, kita nyo naman. Wala po, hindi po ito papaklas papunta sa mukha. Ito nga po nangyari eh. Yung pukula po na pinupok ng sinsil dito yan, nakaangat dito, mahaba po yan. Ginagano, pero pinupok ko ganyan. Hindi po papaklas. Ilang hataw ko po yan dahil gusto ko po makutong cap sa kahit ito po. 32x20. Hindi po dapat, hindi po umuha o aktibay. Ayan po, passive. At ito po, ito yung nasa unahan. Gusto ko rin po kunin. Siyempre, gusto po magamit pa. Nag-aarimuan ako. Pero hindi ko po kaya. So, ginawa ko, ayan, nilagari ko. Nilagari ko siya. Sabi ko, kukunin ko ito. Wala rin, hindi ko rin nakuha. Napakatibay, passive. Huwag nyo nalagyan ng dito, baka nakasama pa. Pero sa inyo, siyempre, gawa ko to, discarte ko to. Ngayon, kung kanya-kanya tayong magawa eh. Kung gusto nilang yung tornilyo, maganda rin po kung lagyan tornilyo. Pero pasahan, hindi po kung lagyan tornilyo. Pero sa inyo, siyempre, lagay nyo. Kasi baka may sisi nyo ako. Eh, sabi ni Casting, hindi nilagyan tornilyo. Eh, ba't ako sinabuga sa mukha? Ba't tumas mo ako? Hindi lagyan nila po tornilyo. Baka ako pa yung sisi nyo. Eh, sinabi ko lang po yung aking gawa. Na talagang quality, na talagang matibay. Na hindi siya basta-basta kaya baklasin sa lakas ng presyo. Pero gawin niyo po kung ano yung gusto niyo. Sa akin, i-share ko lang po yung aking nalalaman na alam kong matibay. Kaya tulad ko na ito, ayan, hindi po kaya ba kasi. Hindi po talaga. Gusto ko nga po kunin ito eh. Hindi ko nga po makuha. Gusto ko rin kunin ng buto, hindi makuha. Ayan, sa kagusto ko makuha, nabasag sa lakas. Yan po yung sinasabi ko sa mga kastik, na matibay talaga. So, ito rin, mga kastik, siyempre, tuturo ko sa inyo. Nakastig. Dapat din natin na siyempre yung paggamit ito. Ito po. Ito ang paggamit ito. Nung aking bolt action. Ito po yung bolt action na sinasabi ko sa inyo, makastig. Kailangan po, makastig, paggagawa rin kayo ito. Siguraduhin nyo rin po na matibay. Siyempre ito. Nung una, hindi po ako laglagay nito eh.
hindi pong naglagay. Pero sabi ko, mas maganda siguro kung lagyan ko para sigurado siya na walang sisingaw. Sabay, singaw lang, wala na po problema yun. Kaya lang ako po, eh hindi po mapaigay kapag meron sisingaw. Na yung parang singaw siya, na may marakan lang. Ayaw, hindi po ako komportable ng gano'n mga kasing. Ayaw ko po nang meron na singaw na tawag dito yung hangin o yung alcohol. So mga casting, yan po, kung natatandaan nyo, gusto ko rin po i-share sa inyo, mga casting, nung una po akong kumuha nito, una ko pong gawa nito ay yung katulad po nung sa Thailander. Nag-research po ako dati noon, wala po akong ma-research na Tagalog tutorial. Kasi gusto ko pong matuto. Gusto ko pong matuto ng paggawa ng PVC pipe gun rifle. Sabi ko, bakit walang tutorial ng Tagalog sa YouTube? So, ang nakikita ko lang doon, yung puro paggamit, powerful daw, powerful yung gawa. So, wala akong nakikitang tutorial po ng Pilipino, ng gawang Pilipino. Wala po nakita. So, ang nangyari po, saka gusto ko po makagawa ng PVC pipe gun rifle, nanood po ako nung mga casting, Thailander, na lagi pinapanood, siguro mga 2 months ko po talaga pinanood ng gusto, dahil gusto ko po matuto. So, ang ginawa ko mga casting, pinanood ko po siya. Ang pump po nila na ginagawa nila ay yung pump ng mini bike. Tapos po, yung kailang mga body, chamber, hindi po siya ganito. Parang mas malito pa ata yung kanyang gawa. At yung kailang cup, iba rin po. Iba rin po yung kailang cup. Kumbaga, niremodel ko na lang. Kumbaga, parang yung bagong moderno yung ginawa ko. Hindi po katulong kaila. Pero po ganito, pero hindi rin po ganito yung gawa nila. Ako na lang po bahalang nag-isip kung paano ko pagagandahin. Pero doon po ako nakakuha ng idea sa Thailand. Sa kailang tutorial. Bagamat hindi ko po maintindihan yung kailang mga sinasabi, ay natuto ko sa sarili kong pagsisikap na makagawa ng PVC pipe. Pero ako po ay malaki po yung aking pagpapasalamat sa tutorial ng Korea, Thailand. Dahil kung di po sa kailang mga tutorial, agad di ko naitindihan, ay nagkaroon po ng idea na makagawa po ng PVC pipe. So kailan pong gamit nun, yung pump. Pump po, pump ng bisikleta na maliit. Ang pump po nila, 7 pump bago po pumutok. Ang minsan, 8 pa. Kung minsan, hindi po siya naputok. So, ang gano'n ko, casting, nag-isip ako. Ginaya ko yun. Nagkaroon ako nun. Pump na mini pump. Ikinabit ko yun sa ginawa ko. Pero, ganito na ang gawa ko. Hindi katulad nung kanila na yung kasi yung kulay nung kanila ay kulay gray na PVC. Hindi ko po ginaya yung basta kinuha ko yung idea at yung takip, ganun din po. Bali, para ginaya ko na rin po, kaya lang, modern na itong ginawa ko. Hindi po katulad nung kanila. At yung ganito po, hindi rin po katulad nung kanila. Iba po, iniba ko po yung discarte na ginawa ko na alam kong kung ano yung matibay na mas komportable ako, yun po ang ginawa ko mga casting. So, yung po mga casting, ginawa ko po yun. 7 pump bago sarili ko, ang tagal. 7 pump, lagi 7 pump, puputok bago siya puputok. So, ang ginawa ko mga casting, ay nagpalit ako, merong pump dito ng mga kasi pag may birthday dito, lagi may bili ng pump para sa lobo. So, sinubukan ko siya. Sabi ko, baka ito maganda, sinubukan ko. Nung sinubukan ko siya, na 7 rin ginawa ko, umawas mga casting. Umawas talaga siya. Umawas yung tumagas yung kanyang diretso yung alcohol. So, pagputok ko, hindi siya pumutok. Sabi ko, parang nawala na ako ng parang nawala ko ng gana gumawa. Sabi ko, siyempre, lato tayo. Bisa, nakakalimut tayo ng pagsuko ba. Na ginagawa naman natin yung best, pero hindi natin magawa ng perfect. Pinabayaan ko, sabi ko, 1 week, negative, nasamano ka, pinabayaan ko lang ito, naka-stock, siguro mga 1 week siya. Samano ka ko, wala mong ginagawa, kundi yung lakad dito, check dito, tingnan yung manok doon, pakain. Tinesting ko ulit, sabi ko, kailangan ko kasi daming sawa.
sawa kumakain sa mga manuko. Nahito kami, minsan may patay sa dalawa, dalawa nakatali. Hindi lang nila malulong kasi nakatali yung aking manuko. So ginawa ko, pinap ko siya ng pabiro lang, parang pinap ko tatlo. Tapos kinabit ko, bigla pumutok, ang lakas. Sabi ko, ah, nabigla mo yun. Sabi ko, pumutok siya. Ginawa ko, inulit ko ulit. Putok siya ng putok hanggang lima. Putok, pumuputok siya hanggang apat. Tapos sabi ko, okay, maganda to. But three pump lang. Three pumps lang siya, naputok na. Kung napapansin niyo yung kanoong-unang ko video na ang kulay na aking PVC Pagan Rifle ay kulay black. Flat na pintura ginagamit ko puro yun. Para maganda po yung lapat. Ang gawa ko po nung hindi pa po ganito ka-astig. Pero astig na po para sa akin yun noon. Kahit nung mga panahon pa na wala. Kasi nung makastig, wala pa namang nagawa. Sa aking base sa aking pag-research sa YouTube channel, wala pa akong nakikita Pilipino na tutorial ng paggawa ng PVC pipe gun rifle na may pump at meron pong PVC bolt valve. Kung di po ako nagkakamali, siguro, sa akin po kasi wala pa namang nakikita, siguro po, ako lang po siguro yung nakagawa ng PVC pipe gun rifle dito na pump at saka meron dito tayong PVC bolt valve. Kasi kadalasan nakikita natin, mga kasi, sa totoo lang, ang nakikita natin kalimitan, yung spray. Ay, nakagawa rin po ako ng spray na. Bata pa lang ako, mahilig na po gumawa niyan. Yung Del Monte pineapple juice, maliit, nilalagyan po namin ang electric tip yun. At saka yung parang inkan na yung coke, nilalagyan po na, palibot ng mga tape yan. Tapos, ang bahala po namin yung fluid. Yung fluid po gawa namin yan. Hindi pa yung dehydrated alcohol, mga kastig. Mahilig na po talaga gumawa niyan. Kaya sabi ko nga, yung kulay orange, mahuna po yan. Kahit po yung manipis, mapapakapal po yan. Yung makapal, opo, meron. Matibay po talaga yan. Ang tanong po, gaano po katagal? Gaano katibay yung durability? Kasi po yung habang tumatagal, yung orange na yan, yan po inalutong. Hindi po katulad nito. Hindi po siya basta-basta kayang dinagay ng panahon. Eh, yung pong kulay orange, eh, may bilang po yan, may taon po yan. Pag ano, nainitan siya, na-stuck, marupok na, sasabog na. Nakilang gawa na po ako niyan. Lalo na nung pagpasko po, bago po. Lagi po akong dinawawala ng ganyan. Kasi yan po yung pinagagamit ko sa mga ano ko. Kaysa magpaputok. No, pero safety po yun. Katulad siya sabi siya. Safety po yun. Mayroon matunilo. Yung pong mga dati pa. Hindi ko pa po alam ito magato-gato. Ito ko lang po nalaman to. Yung mga reducer, yung mga suporta. So mga kasig, yan po. Hanggang sa nakita ko yung paggawa niya. Nakagawa po ako ng 7 piraso na old version pa. Yung ang bala po inilalagay po dito sa dulo. Sa dulo po nung ito. Saka po doon sa ano, wala pong sa Thailander, wala pong ganito. Stainless. Ang kaila po talagang purong PVC. Ako lang din po nag-isip na yung ganyan. Ako lang naka-isip na yung casting. Napaganda naman po mga casting. At kita niyo naman, lahat maganda ang pagkagawa pulido po mga casting. Ano, yan. Ito po ito. Kaya po ako mga casting, may nakikita po ako doon. Nagbablog. Magchat-chat sa akin siyang video. Sasabihin niya sa akin, casting, maraming salamat sa iyo at marami akong natutunan sa iyo. Ngayon meron na akong channel. Sabi ko, okay. Okay ya casting. Sana maging successful pa. Ganda mo lang content mo, tiwala lang sa sarili. Determinasyon ang kailangan mo, casting. Lalago yung iyong mga subscriber katulad sa akin. Nagsimula lang ako sa 10, naging 30, naging 45, umabot ng 100, 500. Pagdating ng 500, bigla pong musbong yan. Naging, kumbaga, sa isang araw po, humahakot ako ng 1,500 subscriber. Yan po katotohanan niya, mga casting. Ilang buwan lang po ako. Ako po ay new YouTuber lang, small YouTuber na nagsimula sa loob ng 6 na buwan. Lumago na po, hanggang ngayon ay 33,000 na po ang ating subscriber. Ayan po mga kasig ang katotohanan niyan. Talagang determinasyon po, yung pong
konting tiwala sa sarili, saka yung pasensya. Siyempre, meron po tayong mga baser na nisan at kasiyahan nila yung makapag-baser. Sa total po mga, doon sa mga baser, hindi ganoon po kayo. Wala po problema sa amin yan, yung pagbabas niya. Normal po yan sa mga baser. Siguro, nagigilibangan nyo lang yung ganyan, dahil wala kayong magawa sa sarili ninyo. So, ako naman wala problema sa amin. Normal po yan. Yung nga po mga artista, mga kilalang mga binabas, ako pa. Ako po, normal na pangkaraniwan tao lang. No? Kung ikukumpara doon sa ibang mga talagang matagal na veteran na sa pagdating sa YouTube, sa pagbablog. Kaya ako, bagwa lang po ako. Small YouTuber nga po ako. Kumbaga, ngayon pala lang sisimula. Pero marami na pasanay po ako sa ganyang mga kantsawan, sa ganyang mga base. Kasi, siyempre po ako po, kapag ang akin pong subscriber, mga viewers po, mga tatang sa akin, ay nagpakatao. Tatawin ko po, mas higit pa sa ginagawa ng pagrespeto nila sa akin, mas hinihigit ako po yung pagrespeto ng ginagawa ko sa kanila. Pero pag base, hindi ko naman po, medyo sumasagot ako. Pero pinipiloso po ko na lang. Ano po yan eh? Yan po yung libangan nila eh. Yung pambabas. tanong ko ko siyempre, alam mo mapupura siya sa pambabas? Diba? Pag nambas kayo ng vlogger, hindi nyo po ba alam na masakit yun sa tulad ng mga vlogger? Siyempre po, may damdaming kami. Diba? Dapat hindi nyo po ginagawa. Kutulad ko, mga kastig. Ako matagal rin po kung nanonood ng mga YouTube channel. Pag may nakita pa akong parang di malanda. Hindi ko na po ginagano. Hindi ko po sinasabi na huwag nyo akong ganunin. Karapatan nyo po yan, mga kastig. I-down nyo o i-like nyo at salamat. Normal po yan. At sa akin po, yung base lang sa akin. Kung ako lang ako po, kasi ako pag nanonood po ako ng YouTube channel, hindi ko na gustuhan, lipat na po ako. Hindi na po ako masasalita hindi malanda. Kasi bakit po? Alam ko po yung nararamdaman ng vlogger na yun, na pag siya binas mo, pinagsalita mo na hindi maganda. So sa akin, nagtataka lang ako eh. Ano po ba ang napupuratin niya mga base? Pag kayo yun ang babas ng vlogger. Hindi po maganda. Una, kung taga kayo ay mayroong sentido o meron kayong, kumbaga, marunong kayong konsensya kayo o kayo ay matinong tao, hindi nyo gagawin nyo. Sana iginanin nyo na lang. Huwag nyo na pong i-bash. Kasi hindi po kayo nakakatulong. Nakabash yun. Yan po, pero nasa inyo po yan. Sinasabi ko po lang yung aking sa side ko. Kasi karapatan nyo po yan. Kasi sa akin YouTube channel, meron yung nagsabi sa akin, sorry, for now, hindi mo na ako magsasubscribe. Kasi hindi siya clear. Nakakatawa. Totoo lang, natatawa ako. Sa akin, hindi na makita pinipilit panood ng aking YouTube ng aking videos. At hindi rin kita pinipilit mag-subscribe ka sa akin. Kasi, karapatan mo yan. Lahat ng karapatan, nasa iyo yan. Kasi hindi mo nga lang gusto niya. Dinipat kasi iba. Diba? Ano pa sa akin? Dinipat kasi iba. Doon ka mag-subscribe. Doon sa gusto mo siya. Yun lang po, napakasimple po. Hindi naman dapat kailangan pahirapan mo yung sarili mo. Kung ikaw ay viewers at gusto mag-subscribe, nakapata mo yan. Hindi mo kailangan mag-subscribe kung hindi mo gusto yung YouTube, di ba? Yung pinapanood mo. Kasi kailangan pa bang mag-comment ka? Hindi mo na gusto. Okay, huwag ka lang mag-comment. Huwag ka lang mag-comment. Karapata mo yan. Saan natatawa lang ako eh. Kasi, ito eh. Ano siya? Di ba? Kung siya may ganito, hindi na kailangan. Hindi mo na ako mag-subscribe kasi hindi ko gusto. Aba, natatawa na ba kasi? Hindi mo na kailangan magpaalam sa akin. Hindi mo na kailangan magpaalam sa akin. Kasi, para pagka mo yun eh. Diba? Diba? Napakaano ng utak niya. Hindi ko alam kung bakit. Ha? Sorry mga basher. Ito na pag-uusap lang natin. Karapatan yung mambas. Kasi, kayong nasaan yan eh. Kumbaga, kayo may dala ng utak nyo eh. Kayo yung may dala ng konsensya nyo. Kayo yung magdadala niya. Hindi kaming mga vlogger. Diba? Nakastig. Pero kung isipin nyo, ha? Magagano ko. Nagsosolo lang kayo. Magbabas kayo. Magsosolo lang kayo.
Hindi kayo nahihiya doon sa ibang mga nagko-comment. Ang gaganda ng mga comment. Ang ganda ng mapapuri. Ang bibira niyo. Ano ibig sabihin ng pagbabas? Diba? May something. Diba? Ano pa yung mga something na yan? Naingit ka. Yun lang yan. Naingit ka kasi marami subscribe. O nainis ka. Kaya hindi ka makagawa. O nainis ka kasi may request ka na hindi na pagbigyan ng vlogger. Diba? Yun lang po yun eh. Wala naman pong ibang ano eh. Kasi sa akin, kutod mo na sinasabi sa inyo, eh, hindi ko na po kailangan mambabasa ko doon sa vlogger. Kung pangit man o maganda, eh, hindi ko na kailangan ano sa'yo. Kasi, alam ba, wawapurat ko sa'yo kung ibabas kita. Diba? Pati ganun, hindi na ako nagaganun. Pero, karapatan ninyo lahat. Kasi, iba-iba tayo ng utak. Iba-iba tayo ng, kumbaga, yung pamunawa. Yung bang, iba-iba eh. May mga, ano, di meri paluanan. Basta, iba-iba tayo ng kanyang pag-iisip. Kasi meron tao na ako doon. Ako makonsensyaan akong tao. Maawain ako. Lalo na ibabas mo yung ganun na nga yung sitwasyon. Kaya nga siya nag, ano, kaya gusto niya makakuha ng maraming subscriber, ibabas mo pa. Hindi ka nakakatulog doon sa vlogger. Dapat, maawa. Kaya nga siya nag-vlog eh, kasi gusto niya nang magkaroon ng maraming viewers. Gusto niya magkaroon ng maraming subscriber. Tapos bibiray mo ng masasakit na sitwa. Eh, ganun kasakit yun. Kung ikaw kaya ang vlogger, ikaw ang ibas, ano mararamdam mo? Siyempre masakit yun. Pero lang kung sanay ka na. Mga taksita naman. Pero ako, sanay na ako. Casting. Nakakasting sanay ako. Kasi marami na akong nakahalubi ng mga ganyan. Mas malupit ako sumagot. Kaya lang hindi ko ipinapakita yung pakagaspang na ugali ko. Kasi ipinapakita ko lang, halimbawa, sa personal siguro. Isasabihin ko lang kung ano yung nararamdaman ko. Kasi malakas din ang mga saray. Pero ni Misan, alam ng Diyos, hindi ako nambabas. Sa tagal ko nanonood na hindi rin ako nagdadangod. Pinapalampas ko na yun. Eh, hindi ko gusto, hindi kita gusto eh. Igalampas na kita. Ganun din ako ibabas. Diba? Manonood ako nung videos na gusto ko. Diba? Pag gusto ko, okay, subscribe yan. Kasi gusto ko itang subaybay yan. Yun ang maganda. Dapat ganun lahat ng tao. Pero syempre, hindi nga pare-paras ang isip ng tao. So, respeto natin kung ano yung gusto nilang gawin sa mga. Okay. Hindi talaga, hindi po ako ito yung napag-uusapan lang po natin mga, pero salamat para sa inyo mga baser, kasi baser na ako, pinapanood nyo pa rin yung aking videos, diba? Yung aming mga videos ng mga vloggers, diba? Hindi nyo magugustan, pero pinapanood nyo, diba? Kaya salamat, pandagdag kayo sa mga kasig ito na pag-aluli natin. Dito po, sa totoo lang, may nakikita po akong balik po tayo sa mga nagpapasalamat sa akin na naging mga vlogger mo rin. So, ako rin, natutuwa ako, proud ako. Kasi, yun mo, nagpapasalamat sila sa akin. Kasi, meron silang vlogger na ngayon, kahit paano, maging successful yung ano, sa lahat, di ba? Nagpapasalamat sila sa akin. May mag-chat, casting, subscribe mo ako. Ay, walang problema. Kasi, dapat naman ganyan talaga tayo. Tayo mga vlogger, tulungan tayo. May nagsasabi sa akin, sapusa. Ako po talaga sa totoo lang, hindi ko naman po yung inaano yung sinasabi ni Bas, sapusa. Wala po problema, okay lang po yan. Pero ako hindi po akong sasabi ng sapusa. Kasi nga po, medyo masaya sa YouTube channel. Medyo parang foul po yun. Parang sa akin po ha, foul po kung mag-antay ng sapusa. Siguro, yung mga salitang, kasi pag ako, pag nakita kong merong tawag dito, vloggers yan, automatic na po yun, pinupunta ko naman, nagsasubscribe na ako sa akin. Lalo, nagsubscribe sa akin channel, automatic po yun, pupunta ko naman. Hindi ko na sabihin yung, nag-ano na ako sa'yo, ay ako i-ano mo rin. No, hindi ko po ginagawa yan. Pero, ba daw ulit maganda po yun, tulungan. Tulungan lang po talaga lahat ng mga vlogger. So, mga kasi ganyan, may nakikita ko, iba, so, nanonood ako, may nakikita ko po ganito gawa, may bomba, may ganito, sabi ko, isip ko, baka isa ito sa subscribers ko, ngayon, may vlogger na. Proud ako, kasi nakikita ko yung gawa ko sa kanila. Hindi ako yung parang nainis ako, hindi. Natutuwa ako, at kahit paano nakatulong ako, at yung aking ginagawa ay kumalat
Di ba po ba? Eh, siyempre, sa kanino po ba nagsimula to? Siyempre, sa akin po. Sa akin po nagsimula. Sa tola po, kaya ko lang po nakasabi po. Kasi, ito lang, katulad po sinasabi siya. Nag-research na po ako ng Tagalog tutorial ng PBC 5 gun rifle. Eh, wala lang po ako nakita. Totoo yung pabilang. Eh, ilang beses po ako nag-ano, may kalang buwan ako, wala talaga. Kasi hindi ko nga po maintindihan yung tutorial ng Thailand Bear. Kaya, nasabi ko na walang tutorial. Noong ako'y nag-tutorial ito, saka lang po siguro nagkaroon. Ha? Yun lang po ang aking, ha? Pero nakasigurado po ako, wala po. Dahil ako'y nag-research po talaga na wala. Yung anak ko, pinag-research ko, nag-gusto-gusto ko talaga, wala po sila nakikita na tutorial Tagalog sa YouTube channel dito sa atin sa Pilipinas. Mga kastig. Ito po, ginaya ko to sa Thailander, pero nirevive ko na siya. Kumbaga, yung remodel na siya lahat. Lahat ng ano, kumbaga, ginawa ko ng magandang discarte. At sa ano po, sa ano po, sa Thailander, dito rin po sa dulo ko rin natutunan yung paglagay ng bala. Eh, hindi ko lang po alam pangalan ng Thailander na ko. Alam ko lang nga po yung pangalan ng Thailander na yun lang po lagi kong pinapanood eh. Eh, ako po yung papasalamat at utang na loob po sa kanya. At ako yung natuto at kakakuha ng idea. Bagamat hindi ko naintindihan yung kanyang mga lengguwahe, eh, magpapasalamat ako sa kanya dahil sa kanya po ako nakakuha ng idea. At nakakuha ko ng magandang idea ngayon na isa na akong smaller vlogger, YouTuber. So, napakalaking bagay na mapasalamatan mo yung tao. So, ibigay yung tanda ng pagpapasalamat mo sa tao, nakagawa ka, nakakuha ka ng maraming idea at takabuo ka ng PBC Playground Radio dahil sa kanya. So, ako nga natutuwa. Ang dami ko nakikita, napapanood. Ba, ang daming mga YouTuber ngayon na vlogger na gumagawa ngayon ito. Yan po mga casting. Meron po nag-chat, meron po nag-bibijol pa sa akin. Vlogger doon. Casting! Ito, okay na ba ito? Gawa ko. Nakita ko, ano ba? Masaya ako. Ba, okay ya, casting. Ganda mo pa. Diyan din ako simula sa ganyan, sa ututi. Hanggang sa dumami. Kunting pasensya, kunting tiyaga. Talang determinasyon na kailangan. Diskarte. At makakamit mo yung tagumpay na yung hinahanap. Kasi ako dati, totoo lang, kasi napakaunti eh. Eh ngayon, 33,000 pumahigit na aking subscriber. Yun po, siyempre. Yan eh, dahil po sa aking mga mamabait. Siyempre, mabait ng subscriber, mga viewers. Bibira lang po sa akin yung mga basher. Ayun ko, ba't nagkaroon ng basher? Eh, baka naman, sana nakasunod ka ng bahay ko lang. Eh. Ngayon, ang nga rin, meron kong masita. Meron kong magsabi ng, ano, na wala kang batayan. Kasi marami, yung basher, laganap po yan. Eh. Yan po sila may mga something. Alam niyo, kay something. Kaya po sila nabas kasi. Parang, ano, kakaibang nararamdaman doon sa vlogger. Ano pa rin? Kasi hindi kayo naman mag-ano mabas kung wala kang inisi o parang nakakaramdam ka ng parang kakaibang inis ba. Pero po, iisip, ba't kami inis? Wala mang ginagawa sa inyo. Ba't iba pa sinta? Wala mang ginagawa sa masama sa'yo. Yung lang napasig sila na hostile. Yun na sa akin ha. Yun na pagkano ko, natatawa lang ako mga hastig. Pero walang problema, normal po yan mga basa na. At ako nga, totoo, nagpapasalamat ako. Bili po eh, binabasa ko, pero pinapanood, sinatsaga, hindi lang panoorin niya aking videos. Ipagdag sa akin yan. So mga hastig, ito totoo lang. Ito pong paggawa ko ng PBC 5 ng Apple. Meron na pong ads yung aking ano. Kaya nga po sabi ko nga sa inyo, kung meron pong ads kayong makita sa aking mga videos. Sana po, huwag niyo na pong isip muna. Hingi ko na lang po ng tulong sa inyo. Tapos niyo naman po. Konti lang naman po yun. Eh, kasi, para po hindi na po sayang yung ating ano, dagdag din sa aking paggawa ng aking PBC and Rightball. Kasi sa totoo lang po, mga casting, ako, hindi naman po ako umaasa na yung matatanggap ko, halimbawa, in case na magkaroon po ko ng first salary sa YouTube channel. Sa totoo lang po, baka po yung aking tatanggapin na salary sa YouTube channel. Eh, baka mas malaki pa po yung nagastos ko dito sa mga project na ginawa ko. Kasi itong project na kada gagawa ko ng tutorial o yung pagbuo ng PBC Tagan Rifle, eh, nakakalala po ng 1,400 o 1,500, ganyan, nakastig. Ako, hindi po may nag-expect ng
Patuloy man, nakikita ko, may nakikita ko ng 80,000. Hindi pa ako nag-expect ng gano'n. Ah, sa akin, may balik lang yung puhunan ko. Halimbawa, 6,000, 7,000, masaya na ako. Kasi, aba, eh, bukod sa ako'y nalibang, eh, meron pa akong natatanggap na extra income mula sa YouTube, diba? Eh, napakalaking blessing na para sa akin. Kahit di na may balik yung mga expenses ko, yung puhunan ko, sa paggawa ng PBC 5 na kasi. Kaya doon sa mga baguhan, ano ba, ako baguhan, di po ako. Eh, sinasabi ko lang po, sa tulad ko mga baguhan, eh, wag po kaya sana, pag gumawa po kayo at napakarami pong subscriber niya at napakarami pong viewers niya, eh, aasa kayo ng susweldo niya, 20,000, 30,000, 50, like katulad ng ibang mga matagal na mga vlogger, mga ano, wag po kaya asa. Kasi masakit yun. Pag-aasa kayo, tapos ganito, alig lang pala. Hindi po. Huwag na po kayong aasa naman. Basta, kung magkano po matanggap nyo, hindi pagpapasalamat nyo na lang po. Kung 8,000, 3,000, 5,000, hindi pagpasalamat nyo po. At katapano, meron po kayong na-receive na blessing mula sa YouTube. Diba? Blessing niya nga galing sa ating, sa Panginoon natin. Pag may dumating na biyay. Diba? Yun lang po pagpasalamat natin, mga kasli. At ito po katuloy yung mga kastig ang ginagawa. Ang sinasabi sa inyo, tibay lang po, mga kastig. Ito po, wala po ka ano yan. Ito po, gagawin po natin to ng tutorial. Eh, siyempre po, mga kastig, wala pa po tayong budget. Una, kailangan ko po ng pera ngayon. Kung tutusin po, mga kastig, sa nangyari sa akin, bago, before po, ma-hospital ang aking asawa, pwede po magbenta nito. Kasi po, bentahan po nito, nung ibang mga kakilala ko, na friend ko na sa Facebook, ang benta po nila, 2005, 2000. Pero kita niyo, hindi po ako nabibenta. Hindi ko po ginawa. Kung gusto ko paghandaan yung expenses ng aking asawa sa hospital, eh, nagbenta na po ko nito. Pero hindi po ako nagbenta. Eh, kasi po, napakarami ko pong gawain. So, napapabayaan ko po lahat ng aking mga alaga ng manok. Katunayan nga po, sabi sa inyo, tulad ng masabi sa mga payat na hindi ko nalimutan kung mister painom pakain, hindi ko naman napapainom. So yun yung mga kastig ang aking ano, kaya hindi po ako nagbebenta ng PVC pag-alip. Kawawa naman po yung manok ko kasi malaki din po yung puna ko sa pag-bibrit ng manok. Siyempre yung bibrit ko mga manok na binibili ko rin po sa farm yan, nagkakalaga din po ng ang manok ko ng isa sa pag inayin po 9,000 or 7,000 po iba. Minsan nabili lang akong sisi na maliit na nagkakalaga ng 3,000 at 3 months yun. So, kaya ginagawa ko, doon po yung extra income ko, doon po kami nakuha ng konting pang gastos at yung aking anak na teacher naman, wala rin pong anak buhay ngayon. Wala siyang trabaho. At yung anak kong lalaki, yung si Jerome Roses, yung anak ko po yun, si Jok-Jok, meron siyang account na Jok-Jok Roses, ano. Natugtog ko sa, bata ko yun, 18 years old lang yun, natugtog siya sa maklab. Eh, siyempre, pandemic po, siyempre, epektado rin po yung kanilang pag-gig sa mga bata. So, wala po tayong talaga income. Katunayan po niya, mga kastig, yung aking pong laptop, wala nga po akong laptop eh. Kaya nga po yung ate, minsan yung ate pong mga, mahina yung audio. Wala pambili din ang pang-speaker na, Eh, may order ako hanggang, hindi pa rin po dumarating. Taga napaka ano po ng epekto ng pandemic. Yung computer, ni computer pa ako. Ako po ako sa totoo po, totoong tao ako eh. Hindi po ako yung wala na parang meron pa. Sabi ko pa meron. Hindi po. Pag ako wala, wala po talaga. Pag meron, meron na casting. Madali akong hingihan ng PBC 5 iPhone. Bibigyan ko kayo. Ako po natutuwa nga ako kung pagbibigyan ko yung mga taong yung talagang pangarap na talaga nila na magkaroon sila. Kasi pag nabigyan ko sila, automatic kikita ko sa mukha nila yung kasiyahan. Kung ano yung nakikita kong kasiyahan sa kanila, mas doble kasiyahan para sa akin, yung nararamdaman ko. Kasi nakapagbigay ako sa tao na alam kong matagal niya ng hangat na magkaroon ng PBC 5 yan. Totoo lang po yan, mga kastig. Nagkataon lang na talagang gipit na gipit po tayo ngayon. Talagang krisis po. Lahat naman po tayo, epektado. Randa po natin yung hirap sa buhay ngayon. Sa dinaranas natin sa pandemic ng COVID-19 na kastig.
Yun lang pa mga kastig, gusto ko lang pong isasin. Basta pagbibili po kayo mga kastig, itanong nyo lahat. Karapatan po na lahat ng bibili. Kung ano yung magamit nila about sa lang ng materialis dito. Kung paano nila ginawa. Siyempre, doon po sa mga nagbebenta, mga kastig, alam ko naman matitibay kayo gumawa. Kaya nga po pag may nagtatanong kayo, nagtatanong sa akin, kayo pong lima ang ibinibigay ko doon po sa mga gustong bumili. Dahil alam ko at iwala ko sa inyo na matitibay at magaganda ang gawa. Yung kasi ko, ibinibigay ko sa inyo. Dahil ako tiwala ko sa inyo na yung magawa niya ay matitibay at magaganda katulad ng ginagawa ko mga kastig. Yan kasi kung hindi ako, wala akong tiwala sa inyo mga kastig, hindi ko ibibigay yung lahat ng gustong bumili sa akin, hindi ko kayo tuturo, hindi ko ibibigay sa kaila yung Facebook account niyo. Kaya ako binibigay sa kaila, di tiwala ko sa inyo. Tiwala ko sa inyo, mga kastig. Yun lang, mga kastig, at uno na. Siyempre, kung bago pala kayo, mga kastig, sa akin na YouTube channel, mga viewers, bago na kayo, mangyari, kayo po ay mag-subscribe, like, and share para lagi po kayo updated po sa aking mga videos pang mga gagawin. Yun lang po, at God bless po sa inyo lahat.